Good day to everyone. I am Professor Kim Bernard Fajardo from the Department of Broadcast Communication of the Polytechnic University of the Philippines College of Communication. I thank you for joining us on this second day of the extension program of the College of Communication, Department of Broadcasting, on giving the DepEd Manila teachers some discussions and some workshop on producing educational content as we are still facing blended learning at this time of pandemic. So for today, I'm going to give you some basic lessons on producing educational content, some backgrounder, and lesson script writing, and some lecture and discussion on lesson script writing for teachers. But first of all, I would like to greet the DepEd Manila administrator, the teachers of DepEd Manila, as well as the officials of the College of Communication and the faculty and staff of the Department of Broadcast Communication. But before we proceed to our discussion for today, I'm going to share to you some of news reports na napanood na natin sa TV Patrol kung saan tinalakay nila yung problema ng magulang, estudyante, at lalo na ng mga guro tulad natin sa panahon ng pandemya at sa panahon na nagbago yung anyo ng pagtuturo at ng edukasyon dahil nga po sa pandemya. And I would like you to reflect on these videos, on these reports, because ito rin po yung pinagdadaanan natin, pare-pareho nating pinagdadaanan. And I hope that we can find enlightenment as we go along the way na patuloy nating pinapahalagahan yung edukasyon ng mga kabataan sa kasalukuyan. Panoorin po natin ito. Enrollment na online ng mga anak ni na Irma at Perlita. Pero wala silang cellphone at malayo sa internet shop. Kaya ang pinuntahan nila para hinga ng tulong ang kapitbahay at grade 8 teacher na si Almi. Nakasuot naman sila ng face mask at siniguro ang physical distancing sa bahay ng teacher. Ayaw mo mag-internet, di module lang akong piliyon. Ayon kay Perlita, hindi kakayanin ng kanyang anak na mag-online class dahil malayo sila sa internet shop at walang cellphone. Kaya mas gugustuhin niyang turuan ang anak gamit ang module na ibibigay ng paaralan. Kada linggo, ibabalik ito sa eskwelahan para i-evaluate ng teacher. Kung sa eskwelahan pa lang, hindi po magpa-eskwel. Nakumbinsi rin si Irma na mag-distance learning. Ayaw pa niyang papasukin ang anak dahil sa banta ng COVID-19. Si Teacher Almi, abala na sa paggawa ng module para sa klase niya. Kung mga estudyante last year. Sabi ni Teacher Almi, maraming magulang ang pinipili ay modular class. Imbis kasi na bumili sila ng load ng cellphone, mas prioridad nila ang bumili ng pagkain. Sa barangay Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur, nasa temporary shelter pa rin ang mga nilindol noong isang taon. Wala silang internet at cellphone at malayo rin ang paaralan. Kaya binisita sila ng mga guro ng Saludkagas Technical and Vocational High School para magsagawa ng remote enrollment. Sabi ng tagapagsalita ng DepEd 11, importanteng malaman ng mga guro ang kakayahan ng mga magulang para mapag-aral ang kanilang anak ngayong Agosto. Base sa enrollment survey form, nais din ng mga magulang sa temporary shelter na makapag-aral ang kanilang anak sa pamamagitan ng modular class. Claire Cornelio, ABS-CBN News, Davao. Dati, nakatutok lamang si Mayumi sa kanyang tindahan. Pero nang magsimula ang online learning ng anak, sabay-sabay na niyang inaasikaso ang tindahan, gawaing bahay at pag-aaral ng kanyang anak. Merong teacher na hindi ganun kagaling mag-explain sa bata kung ano yung gagawin, lalo-lalo na sa Math 6. So yung bata, kapag hindi talaga fully tutok dun sa sinasabi o tinuturo ng teacher, ang hirap.
Ganito rin ang problema ni Ann. Hindi niya alam kung paano pagsasabayin ang pagbabantay sa kanyang barbershop at pagtutok sa online classes ng anak, lalo't may isa pa siyang anak na magsisimula sa public school sa Oktubre. Pag nag-start na ang klase na yan, parang whole day feeling ko kailangan lagi ako nandoon din. Parang ang hirap din kung wala ka rin ibang katuwang. Sina Ann at Mayumi ay ilan lamang sa mga magulang na nakakaramdam ng stress dahil naninibago pa sa mga hamon ng distance learning. Because yung spaces natin suddenly are merging. Yung space mo for work is no longer there. So it's mixed work, office work with you're having to take care of your child, and that's what creates the stress. At dahil sa stress, naienganyo ang ilang magulang na gawin na lamang ang homework ng anak para mas maging madali ang buhay. Pero may babala ang eksperto. Maging dependent masyado ang bata sa'yo. Naku, tuloy-tuloy na yan. No? It is intellectual dishonesty because your child is not learning and you're not going to get a grade for this. No? You're not going to get a grade either in your office. Wala kang bonus dito. No? Payo ng DepEd sa mga magulang, samantalahin ang blended learning. If online does not work, then there are the other modalities. Mahalaga rin na abisuhan ang mga batang mag-note-taking at mag-goal-setting araw-araw. Note-taking has been shown over and over again. To write something down helps to put it into your memory. At kung hindi pa rin uubra, humingi ng tulong sa mga grupo o organisasyon na nagbibigay ng libreng psychosocial assistance. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Offline muna ang pag-aaral ng grade 11 student na si JM Aguinaldo. Sinuspindi kasi ng kanyang eskwelahan ng online classes dahil sa inaasahang pagbagsak ng internet signal ng PLDT at SMART. Ibig sabihin, walang class session. Diskarte niya na kung anong oras siya mag-aaral o gagawin ang mga school works. Pagpapagawa lang sila ng activities and assignment, bale, yung lessons namin, parang hindi namin siya matututunan ngayon. Pero dagdag stress din para sa nanay ni JM ang offline studies. Na-stress ako. Tapos parang ako na rin nag-aaral kasi nga tuturuan ko siya. Kasi para ako na yung teacher niya. Sunod-sunod ang mga advisory ng mga pribadong eskwelahan kaugnay ng mga adjustments sa pag-aaral matapos i-anunsyo ng PLDT at SMART ang posibleng paghina ng kanilang serbisyo sa landline, mobile at internet sa loob ng 6 na araw. Ang OB Montessori Center, inabisuhan ang mga magulang na magkaroon ng backup plan tulad ng alternatibong gadget. Ayon sa PLDT, kukumpunihin ang isa sa ginagamit nilang International Submarine Cable Systems sa karagatang bahagi ng Hong Kong. Magsasagawa ng emergency maintenance sa cable system ang operator nitong Asia-America Gateway simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Setyembre. Tiniyak ng PLDT na meron naman silang alternatibong cable system kaya pwede pa rin magpatuloy ang online classes. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Globe Telecom na hindi apektado ang kanilang mga customers sa nasabing cable repairs. Michael Delizo, ABS-CBN News. Yan po. Napanood po natin yung dalawang video na tumalakay sa iba't ibang problema ang kinaharap ng mga estudyante, magulang at guro. In the face of new normal, hindi po bago sa atin yung makaranig ng ganung problema. Mahinang connection, walang internet, walang pambili ng load, kaya pinipili na lang yung module. At dahil hindi naman bago po sa atin yung mga problema ang kinaharap ng ating education system, gumagawa tayo ng mga paraan upang mapagaan kahit papano yung pinagdadaanan ng ating mga estudyante. At sa tulong nga po ng mga instructional videos, mas napapaabot po natin sa mga bata, sa mga magulang, at dun sa mga gustong matuto,
yung kahalagahan pa rin ng edukasyon sa new normal. And for today, though my topic that the topic that was assigned to me is just lesson script writing, I would just like to give you some glimpse of what is the education in the new normal. Ano yung kinaharap nating hirap at paano natin unti-unting mapapagaan yung sitwasyon sa kasalukuyan, lalo na sa sektor ng edukasyon. Before the pandemic, before this COVID-19, the classroom built environment is specifically designed to facilitate learning. There are presence and instruction of a licensed professional to teach. Meron po tayong connection sa isa't isa. Nakikita tayo sa classroom most of the time. Meron tayong connection. Meron tayong physical connection sa isa't isa. The facilitation of teaching and learning process is very evident before the pandemic. But now, students and their guardians must work together with teachers and educational system to recreate the learning experience in their home environment, each home with its own unique challenges. Katulad po nung napanood natin sa video, katulad po nung napanood natin dun sa mga reports, bawat bahay, bawat isang tahanan, may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan. At sa bawat pamilyang may pinagdadaanan at sa bawat pamilyang may hinaharap na hirap, mas nagkakaroon ng bigat yung pag-aaral ng mga mag-aaral sa kasalukuyan. Paano mo masasabi sa isang pamilya na nahirap sa pagbabudget ng pera sa loob ng isang araw para mapagkasya sa tatlong beses ng pagkain, na sasabihin mo pang bumili siya ng panload o bumili siya ng pang-data niya? Mahirap po ito sabihin sa kasalukuyan. Kaya the challenge now sa ating mga guro, lalo pati sa mga magulang at sa mga estudyante, ay gumawa ng panibagong ecosystem, gumawa ng panibagong environment kung saan magkakaroon ng connection, magkakaroon ng tulungan sa pagitan ng mga guro, magulang at mga estudyante upang maipagpatuloy yung new normal sa sektor ng edukasyon. We always believe na hindi dapat matigil yung education. Hindi dapat matigil yung pagkatuto ng mga bata. Kaya nga kahit maraming tinig ang nagpumiglas ng sabihin ng DepEd na itutuloy edukasyon sa gitna ng pandemya, sinuong ng mga guro ang hamon ng panahon upang patuloy na matuto, patuloy na magkaroon ng edukasyon ng mga bata. Pero kaakibat po nun, yung challenge for us, yung hamon for us, yung hamon na bumalikat o bumalangkas ng bagong sistema kung saan magkakaroon pa rin ng mamainam na pagkatuto yung mga bata sa tulong, kahit sila nasa bahay lang, sa tulong ng mga estudyante, sa tulong ng mga guro at ng kanilang mga manggulang. Kaya nga, ang dami-dami nating ginagawang modalities, ang dami nating ginagawang pedagogy, because hindi siya one size fits all. Katulad nga ng sinabi ko, yung challenges, yung hamon para sa bawat mag-aaral ay iba kumpara sa isang bahay, kumpara sa isang mag-aaral. Napaka-iba po niya. There's always a unique challenges in every home. That is why it is always a challenge for us. It is a challenge for us to really fit the modality of learning sa this time sa pinagdadaanan ng bawat pamilya, sa pinagdadaanan ng bawat estudyante. Because kailangan nilang mag-adapt. This is very new to them. This is very unique to them. That is why we are here not to give them more burden, but to lessen and to be lenient when it comes to creating a new environment for their learning.
Sabi ng mga dalubhasa sa sekto, sa edukasyon, may 3 keys daw to the education in the new normal: knowledge, skills, and mindset. As we all know, knowledge is not static. It is a process. At this time of new normal, students and guardians should engage in dialogue with teaching professionals, not simply about the content of the lesson, but on how to approach learning. At this time, man, hindi na lang estudyante yung binibigyan natin ng instruction. Hindi na lang estudyante yung binibigyan natin ng ng instruction, 'di ba? We are also giving the guardians a permission to be our shadow while the students are home. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na maisalin yung kaalaman, ma-figure out yung learning ng mga bata sa tulong nila. Not na magiging sila yung guro ng mga, magiging counterpart, magiging shadow ng mga guro pag nasa bahay na. Since we are not allowed to conduct face-to-face learning, the best way, di ba, to work out this kind of scenario is to really have a dialogue, di ba, to the students and guardians kung saan ba sila mas hindi mahihirapan, saan ba mas mapapagaan yung pagkatuto nila at this time. Because the knowledge, yung paraan ng pagkatuto ng mga bata ay hindi sa paaralan lamang nakukuha. Yung pagkatuto ng mga bata ay kayang, 'di ba, gawan ng bagong proseso. Katulad ng sinabi ko kanina, a new ecosystem wherein the students can learn from their new environment. And that is somehow that we can work out as a teacher, especially for those for the administrators who are present here. Baka we can have dialogue. We can continue dialogue, and we can ask where to improve at this time para mas magkaroon ng holistic learning at holistic experience yung mga bata at this time. Knowledge, then let's go to skills. Modern technology-enabled communication is at the forefront of distance learning. Aminin man natin o hindi, ang technology is the one who are directing us this way, especially at this time of new normal. Dahil bawal ang face-to-face learning, bawal ang face-to-face engagement, lahat tayo naka-Zoom, lahat tayo naka-virtual learning. And that is because of technology. Pero ang problema, katulad ng mga napanood nating balita kanina, paano naman natin bibigyang halaga ang technology kung walang access dito yung mga bata? Paano natin mamamaximize yung technology kung yung mga bata walang access sa ganit, sa internet, wala silang gamit? Kaya nga nakaisip din yung DepEd na magkaroon ng dalawang uri, di ba, o minsan nga tatlo pa, ng pagkatuto at this time, di ba? May module, may online learning, minsan naman may mga recorded lectures. Ganun din naman kami sa college. We follow the synchronous and asynchronous mode of learning because we believe that no student should be left behind at this time. At ganun din naman ang pananaw ng mga guro in the basic education. Wala dapat maiiwan. Pero aminin man natin o hindi, in the face of new normal, technology-enabled communication, yung pagmo-modernize ng edukasyon, yun talagang dapat pagtuunan ng pansin. And that is why we are giving you this lecture. We are giving you this learning because we want you to maximize the power of technology
when time comes na baka magkaroon ng himala at magkaroon ng mga bata ng sarili-sarili nilang gamit, magkaroon ng bata ng sarili-sarili nilang ng internet, magkaroon sila ng unlimited internet, and then we can provide them with this kind of learning. And lastly, the mindset. The most important things for teachers, students, and guardians, and all of us Filipinos right now, is to constantly check in on our mindset. The COVID-19 crisis emphasized existing challenges that have strengthened our commitment to being part of the solution. We remain focused on the mission to provide Filipino children with access to quality education. And I hope that everyone here can agree with me with this statement. Now that we are facing the most difficult challenge of our generation, this COVID-19 crisis, as teachers, as educators, we are frontliners, diba? Isn't it? We are frontliners because we continue to provide Filipino children with access to quality education. Though napaka-minimal na mga requirements at this time, but we make sure that their learning is still a quality learning after all. And yun po dapat yung patuloy na tumatakbo sa ating mga isipan at this time. Katulad ng sinabi kanina, modern technology and enabled communication is at the forefront of distance learning. Yung panonood ng video ng mga bata, it is proven, 'di ba, to be a significant part of their lives at this time. The average young person, sabi sa pag-aaral ng Yahoo, between the ages of 13 and 24, spends 16.7 hours online each week, according to the report Born to be Wired. The flood of online content, images, music, and videos students spend so much time pursuing clearly captivates them. 16 hours in a week. So could you imagine kung gaano katagal yung isang bata nakababad sa harap ng TV screen? Ganyan sila katagal nanonood. Ganyan sila katagal nagko-consume ng mga media products at this time. And that is why it is very important for us. It is very important for us since most of you naman nagtuturo ng medyo may kaisipan ng mga bata. Nakikita natin naman for those high school teachers who are here, nakikita naman natin kung gaano nagbago yung mundo ng mga bata because of technology. And kung gagamitin natin tong statistics na to, if we were going to use the statistics, makikita natin that students are very very visual. They want to be captivated by visuals. They want beautiful images. They want beautiful production. They want beautiful content. Kaya nga ang daming mga bata na nahihilig sa TikTok because they believe that mas matututo sila kapag nakikita nila. Mas matututo sila kapag na-experience nila. And that is why we are pushing this kind of lecture sa inyo because we believe that students who can watch video lessons their learning can be enhanced because of it. And that is why we are pushing for this workshop, for this extension, because we want teachers, especially in the basic education, na matuto gumawa o mag-produce ng mga video contents para magamit nila to enable our students na mas matuto because yun yung kanilang paraan. Doon sila mas, hindi lang sila naaaliw, kundi mas natututo. Because they are very visual. They are very keen observers. They are very much connected to the things that they can see in their eyes. And that is why it is very important for those high school teachers who are here na
magkaroon ng magandang videos, magkaroon ng magagandang graphics, magkaroon ng magagandang visuals, kasi dito sila mas dito nila mas ma-enhance yung learning process nila. Through the help of module, of course, mas maganda na mas mabibigyan natin ng pagkakataon yung bata na magkaroon ng pagkatuto because of the things that they want to watch, they want to see, etc., etc. And because students are very much visuals, dito na papasok yung incorporation ng video sa ating curriculum. Educators can weave online content into curriculum in a way that enhances learning for students. Though videos can never replace the personal dynamics between educator and students, they can be used to ignite conversations, to pique interest and create perplexity and inspire inquiry, to flip instruction and extend engagement, to demonstrate labs, experiments, and abstract concepts, to create opportunities for students and teachers to create their own media. First, video lectures can ignite conversations. Kasi sa module, it is very much one-way communication, di ba? But here, in video lessons, you can ignite conversations. Video lessons, instructional videos can pique interest. It can create perplexity and it can inspire inquiry. Allow your students to watch the video and give them time to absorb the information. Ask them questions, make predictions and or form a hypothesis. Give them something that can pique their interest. Yung hindi nila susubay, hindi nila iiwanan yung lecture mo because they are very much interested with it. And give them lectures that can inspire them to ask, that can inspire them to ask questions to you. Extend and engage. Sabi nila, we have to flip the classroom eh. Dapat ibahin na natin yung nakagawian nating takbo ng classroom. Let students watch videos, read an article, or explore an online resource at their own pace. Then let them practice and apply what they've learned online with the help of their teachers to the community. Gawin nating experiential yung pagkatuto ng bata. Gawin nating mas matututo sila because of their own experiences of that lecture. Let us be that kind of teachers who wants our student to learn not just from the books but also with their own experience of our lectures. Lastly, one more thing is that video lessons, instructional materials can demonstrate labs, experiments, and abstract concepts. Could you imagine a student, diba, in biology, you want them to learn how to manipulate a microscope, but definitely you will just have a printed one on their module. Diba? Mas maganda na mapapakita natin yon sa video lessons, sa mga instructional materials like this. Why use videos in our teaching? Bakit ba kailangan natin gumamit ng video sa pagtuturo, especially at this time of pandemic? First, whether you use videos from YouTube or from your library streaming video collections, videos are an excellent teaching tool to use with your students. Katulad ng sinabi ko kanila, since they are very visual, that they are very much captivated by visuals, videos can help them absorb your lectures. It can reduce cognitive load, maiwasan yung burnout, and it can support multimodal learning. It can appeal to multiple learning preferences and increase learner engagement. It can help students understand complex information. Using videos in your teaching is an authentic way of learning.
it can develop digital literacy because media literacy is one of the basic skills that our student should learn at this time. It can strengthen also multiple core literacies. Pero kaakibat nga ng pagbabago po sa teknolohiya, sa pagbabago ng takbo ng sektor ng edukasyon sa panahon ng pandemya, nagkaroon din naman ng mga programa ang DepEd na matututo ang mga na tinuturuan ng mga guro na naggumawa ng mga instructional video materials like yung nasa DepEd TV at this time. Pero katulad nung nagsisimula ang DepEd TV, maraming batikos ang nangyari, maraming batikos ang narinig natin dahil nga sa mga pagkakamali sa kanilang sa mga nagawang video materials ng mga guro. Kaya nga ngayon, bibigyan namin kayo ng ilang tips on how to make an instructional video materials na pwede nating magamit sa mga bata. This is the very important step in creating your instructional video materials. This is the 5 steps: planning, writing, creating, distributing, and engaging. This is the 5 key steps for you to be able to create a powerful instructional materials that you can use for your students for this time of pandemic when we are all facing a blended learning. Plan your instructional videos. You must take step back to envision the content you want to create. Ano ba yung gusto mong ilabas na video? Ano ba yung gusto mong video na gawin? Ano bang lessons ang gagawin mo? It is all part of planning. Ano yung magiging takeaway ng mga estudyante mo pag napanood nila yung video mo? Right after watching your video, ano yung makukuha nilang aral mula sa kanilang napanood? What type of video do you want to create? Anong klaseng video ang gusto mong i-create? Is it a demonstrating video? Is it a lecture type video like this one? Or animation? There are different types of videos that we can create for our instructional video. And I will discuss it to you later on. And lastly, part of the planning is for you to create your goal for this lecture. To create a great instructional video material that is both compelling and substantial. You really have to learn about your target audience and their pain points. As a teacher, we should know kung kanino natin ipapalabas yung mga video material. Kung kanino natin to ipamimigay o kanino natin to ipapanood. Find your angle by interviewing members of your video's target audience about the topic. Katulad nga na sinabi natin kanina, napakahalaga na magkaroon ng dialogue at steady connection between the teachers, parents, and students para alam natin yung pinagdadaanan nila at alam natin kung saan natin sila mas matutulungan. We should listen to them because sila yung nakaka-experience nito. And by listening to them, we are being able to formulate, diba, things that can lessen their burden at this time of pandemic. Second is we have to determine what they understand and where knowledge gaps are. The latter will be the most useful, relevant subjects for your instructional video. Makikita natin dito eh, kapag tinanong natin yung mga magulang, yung mga guro, ay mga magulang at mag-aaral, kung saan sila nahihirapan, mas malalaman natin kung saan tayo dapat magbigay ng pansin dun sa lecture natin. Katulad sa math, di ba? Baka mas nahihirapan sila sa addition or sa subtraction. We have to ask them and we have to listen to them because the success of this video is when the students were able when the students
learn more things through the help of your videos. And that is the success indicator of this output of this instructional video material. We also have to set our clear learning objectives. Based on the knowledge gaps discovered during the interview process, set a clear learning goal for your video. Every decision you make about the video should serve its larger learning goal. Yung mas matututo yung mga bata at mas maiintindihan nila yung lecture mo. Kanina, sabi natin, we have to pick a video format based on your topic. Katulad ng mga makikita nyo po sa mga susunod na slides, ito po yung mga example ng mga video format na pwede nyo gamitin. Make the everyday extraordinary and the extraordinary everyday. Know your audience, pick examples that suit them. Have faith in your story. You can often engage people more if you talk about the unknown. This is my pet theory. Change your rhythm. Kiss. Keep it short and simple. The problem is usually not what to say, it's what to leave out. There's no one best way, so find your own. Ultimately, the science should be the main thing, but you have to make people pick up the story first. Say what people can relate to. Say something odd. Potatoes! If you don't roll the dice, you don't get the luck. Ayan po, nakita nyo po, you can choose different format of video based on your topic. For example, dito sa science project, sa science lecture na to, gumamit po sila ng animation to fortify or to enhance the lessons or the lecture of the teacher. Animation isn't limited by reality. You're able to express any abstract concept or out of this world idea with visuals and metaphor, so as long as it can be drawn. Meron naman po tayong live action video like this. Yung ginagamit po ng DepEdTV at this time is a live action video. Live action video or video shot with a camera depicts life as we see it. It's the best format for explaining how to complete a complex action that viewers need to see firsthand. Ito lang po yung parang nasa classroom and nagsiset ka ng camera mo and nagli-lecture ka sa mga bata. Sa harap ng camera mo, you're recording it, and right after recording it, you are distributing it to your students para mas mapapanood ni, mas maiintindihan nyo yung lecture mo through the help of your discussion. Next naman po, yung screencast. Ito siguro may mga teachers na nagumagawa nito. Yung screencast naman, yung digital recording of a computer screen, yan, is the best format to showing how to use a software or application. Yan, yung katulad nung kapag may PowerPoint ka, ginagamit mo yun para mas ma-explain sa mga bata, hindi ka naman nila nakikita pero naririnig ka nila. That is what we call screencast. Yan. Sabi po, one type of instructional material isn't better or worse than another. Wala pong, hindi porket animation,
ay mas maganda na yon kaysa sa live video, or hindi naman pwedeng ikumpara ang live video sa screencasting. It just depends on how well the style serve as subject. Select the format with visuals that will make your topic the easiest to understand. Diba? Kung saan mas magdaling gawin yung, saan mas madaling maipaliwanag yung lecture mo, di yun yung piliin mong type of learning material or type of instructional material. After that, you have to determine the budget of your video. Syempre, gagastos ka syempre sa pagpo-produce ng video material, and it is always important to know the budget of your video production. Next is, you have to set a short target video length. Hindi po kailangan, kunyari, di ba po, sa regular classroom, ang isang subject po ay 50 minutes or 40 minutes. Hindi po ibig sabihin no, na 40 minutes ang i-google mo para sa panonood ng mga bata ng instructional video material na gagawin mo. Tandaan po natin, bagamat ang mga bata ay masyadong captivated sa mga visuals sa TV o sa mga napapanood nila sa kanilang mga screen, hindi po mahaba ang attention span ng mga bata sa panonood nun. Kaya nga kung makikita nyo sa TikTok, it is just 15 to 60 seconds videos because madaling nagsasawa yung mga bata. And that is why it is very important for you to determine a more shorter target video length. If your topic is complex or complicated, sabihin natin napakahaba ng topic mo, then you consider to create series of short videos to reduce viewers' cognitive overload. Okay? Then let's go now to scripting, di ba? The best thing to plan before scripting. The more work you put into this stage of the process, the less work you will have to do better. Napakahalaga po ng planning sa paggawa ng script at sa production. That is why we should not, di ba, tawag dito, lessen the importance of planning sa paggawa ng mga instructional video material. We have to ask ourselves again, what content topics will you cover in your video? What copyright rules do you have to follow? What tone will you use for your video? Is it serious, silly, witty, scary, or a combination? How long will the video be? What footage will you use? Is it live action, screencasting, images, or animation? Where are you hosting your video? Is it on Blackboard or YouTube? Saan mo i-distribute yung video mo? Who do you want to have access on your video? Your class or the general public? We will not be doing this workshop activity because we want to focus more on script writing. And we will go now to the second part of our lecture, which is the technical writing for lesson scripts. My title is Technical Writing for Lesson Scripts, but this is not too technical because I just want to give you some practical discussions on how to write lesson scripts or how to write scripts for instructional video material. Yan. Sabi nila, sabi ng isang magaling na producer from Marvel, while a script isn't as flashy as the visuals, it's the gas that will power your video's audio and visual. Without a great script, you can't have a great video. Again, without a great script, you can't have a great video. This is some of reminders lang before we start our lecture or we start our discussions on writing lecture scripts. Best practices to keep in mind when writing your script. First, once you completed the pre-production work for your instructional video, including identifying goals, scope, and format, as well as creating a basic outline, it's time to start scripting. One thing that we have to think is that one video, one objective.
everything in your script should tie back to your main objective with a very short video. Again, sabi nga natin, hindi kailangan ng mahabang video. No, guys, it is not, hindi po kailangan ng masyadong mahaba because napakaikli po ng attention span ng mga bata. Trust me, it is the attention span of the kids right now is very short. So we have to minimize the lectures that we are going to present to our students or to distribute to our students. It can be tempting to include fun tangential details, but be ruthless. The effectiveness of your video depends on it. Remember, you can always create more videos later or include embedded links to additional contents. Katulad din po ito ng setup natin sa classroom. Kapag masyado tayong may sinet na learning objectives at this day, nabiburnout yung mga bata, nagkakaroon ng too much cognitive load at hindi nila maa-absorb yon. That is why sa paggawa rin ng instructional materials at instructional video materials, importante din na may one objective tayo para doon. Second, after pouring your objective for your one video, second is now you have to tell a story. Ang instructional video materials po ay storytelling as well, 'di ba? You're creating a narrative. That is why it is a good point that we should create a narrative and develop characters that will help you connect with your audience and frame your video in the most effective way possible. Keep in mind the traditional story structure. Your video should have a clear beginning, a clear middle, and an end, and its section should relate back to your objective. Keep it simple. Keep your sentences short and sweet. Avoid unnecessary adjectives and adverbs and use the active tense. Your script should look and sound like a conversation. Again, not everything needs to be spoken. Think of your script as a support system for the visuals in your video. The language you choose should complement rather than compete with these images. Let your image speak about your lesson. Hayaan mo yung bata na ma-imagine niya o magkaroon siya ng imagination doon sa pinagagawa mo. You can have voice over, you can have voicing, but definitely let your material speaks about it. Don't waste your time with lengthy introductions or conclusion. There's no need for preambles in instructional videos. Students will know exactly what they are about to watch for the way it is presented in your channel. Alam naman nila kung ano po yung ituturo niya. So there's no importance po kung sobrang haba ng introduction. There's no need to waste recapping your main takeaways at the end of the video because the beauty of instructional material is that viewers can rewind a specific section or rewatch the whole video when they need to. Diba po, since naman pwede nilang panoorin kasi on demand yung mga ibibigay nating instructional video materials, hindi ko naman sa sinasabi na tatanggalin na natin yung key takeaways. But definitely, we can focus more on the middle or the discussion proper rather than wasting time na i-review yung lahat ng key concepts. Pwede naman nilang panoorin po ulit yon sa mga susunod na araw. Next is get your story on its feet. Setting, where should your story take place? Characters, who should tell the story? Narrative style, are there characters? Should there be a narrator talking about the characters from a top view? What structures? Should you start at the beginning or you should start at the end? Use metaphor. Metaphor can help bring difficult concepts to life. Metaphors help us understand new concepts by attaching them to concepts that we already know. Make it visual. Kanina ko paulit ng pinasinasabi sa inyo to. So kahit sa paggawa ng script, video is a visual medium. So consider what the script will look like while you're writing it. It is very important na habang sinusulat nyo po yun, nai-imagine nyo kung paano tumatakbo
yung sinusulat nyo, kung paano nyo siya papanoorin sa mga bata. Call to action. What do you want them to do next? Watch the next video, read more about the topic, put their skills into action right away. Encapsulate this into one call to action at the end of the video. Right after watching your lecture, ano yung kaya nilang, ano yung dapat nilang gawin? Ask them. Ask them kung ano yung pwede nilang gawin. Give them practical examples, give them practical application of what they've learned from that video. I'm giving you an example, 'di ba? We are having, 'di ba, the planning stage of writing a script. Para mas madali po sa atin na gumawa ng isang script. Ito po yung example template ko na gustong i-share sa inyo. Ito po yung table na pwede nating sundan para makita po natin kung paano natin gagawin yung script natin. First, kung ano yung subject or course mo. Kunyari, biology. What is your lesson for that instructional video material? How to use a microscope? What's your objective? To demonstrate labs, experiments, and abstract concepts. Your resources, self-learning module, textbook, and online resources. Ano yung video format mo? Live action video with screencast. Ano yung target running time mo? 5 minutes. So, ano yung treatment mo dun sa instruction? The instructor will teach the students on how to use a microscope by demonstrating the actual manipulation of the lab equipment, enumerating the different parts and functions of the microscope using screencast, and to facilitate a synchronous discussion. What is your video hosting platform? Pwede siya sa i-upload sa YouTube, pwede siyang i-upload din sa Facebook, pwede mo din siyang ipamigay through USB or through email. Sino yung magkakaroon ng access? Pwede yung mga enrolled students. Ano yung budget mo? For example, 500. Who's your teacher host? Ako, nilagay ko na lang po yung favorite teacher ko sa biology na si Mrs. Antoinette Estuye. And what is the time frame for this instructional video material? For example, 1 week. So sa tulong po nitong template na to, mas mapapadali yung script writing natin. Because nakikita na natin yung objectives at saan patungo yung gagawin nating video material. One more thing about writing these scripts is matutunan po natin yung basic elements of TV production. Ang elements po kasi ng TV production ang mas makakapagpailiwanag sa atin ng kung paano isusulat yung script visually. Okay? First, we have to learn what is the studio. The different camera movement, like this one. And this is the dolly in. Ayan. The camera, ayan. This is some parts of camera movements na pwede nating but I will not focus more on it. Zoom in and zoom out. Tilt up and tilt down. Pan right and pan left. Follow right. And follow right and follow left. And boom shot. Meron din, bukod sa camera movements, meron din tayong mga camera shots like this one. Close up. Medium shot. Long shot. And full shot. Yan. Para po mas madali nating matandaan, ganyan po yung framing na pwede nating isipin sa paggagawa tayo ng script. Yan. Pag full shot, nakikita nyo po yung buo. Yan. Pag medium shot, medium close-up, and extreme close-up. I will not give emphasis on it because this is very much technical for you because teachers cannot absorb it in just a matter of minutes. And I would just like to give you some glimpse of it. May mga video transitions and cuts din, pero it is, I will share it to you na lang po para you can have a reference on it after this lecture.
let's go naman po to the format and style of script writing. Yan. Meron pong different script formats na pwede tayong sundan sa radyo at sa television. First is the single column format that is endemic to radio. Yan. And the single column format used for screenplays for single camera television shows. Next is the two-column television format with video on the left and audio on the right used for multi-camera productions. And the film or screenplay format with each sequence consecutively numbered. But since it is a video production, we will follow the two-column television formats. In the two-column television format, the video directions are most often found on the left side and the audio information, including the dialogue, is found on the right. The video column contains all the video directions deemed necessary by the writer, although the writer cannot be cautioned too often to refrain from intruding the director's domain. Too many writers feel compelled to write in every dissolve, cut, and zoom. The writer frequently uses visual images rather than dialogue to tell the story, and this must be included. Yeah. Ito po yung example niya ng video and audio script. Two column po siya na makikita natin, yung video nasa right, yung audio nasa left. Yung video nasa left, yung audio nasa right. Katulad po sa paggawa ng TV scripts, at lalo na sa mga instructional video material, maganda po yung audio nyo nasa right para mas madali po makikita ninyo. Yung kalimitan naman po, pag gagawa tayo ng instructional video, yung audio po ay yung VO natin o yung voiceover natin for that lecture. Kung paano po natin, kung ano po yung sasabihin ng guro doon sa lecture niya. And sa video naman po, kung ano yung counterpart niya na pinapakitang imahe. Kanina po, hindi ko na pinagtuunan ng pansin yung mga zoom in, zoom out, because ang dapat mas pagtuunan natin po ng pansin ay kung paano i-incorporate po natin yung mga materials, yung mga visual materials na meron tayo, like pictures, videos, PowerPoints, dun sa gagawin nating instructional video material. Mahalaga po kasi yung mga material na yon para mas magkaroon ng impact yung pagbibigay nyo ng lecture. Baka naman po kasi gagawa tayo ng lecture tapos mukha lang natin yung nakita tapos hindi natin in-incorporate yung image natin. Masasawa po yung mga bata doon. Sa typical classroom nga po, we're using visual aids to help us sa pag-understand ng lesson. So, ganun din po sa paggawa ng instructional video materials. Ang kinaganda po dito, because of the script, nakikita na po natin kung paano siya mangyayari sa harap ng camera. Lalo na po, pag meron kayong script na maayos, mas mapapag magkakaroon po ng proseso yung production po natin. Kunyari, yun nga po yung kaninang pinakita ko sa inyong template, yung sa microscope, makikita na po na pag gumawa po tayo ng script, makikita natin kung paano siya natin idedetalye, kung paano siya magkakaroon ng lecture, kung paano siya magkakaroon ng mga magagandang visual materials, at kung paano natin i-incorporate yung pagsasalita natin sa paggawa ng video material. Yan. This is some of the script guidelines, which is not very much dogmatic, it can change, depende po kung saan kayo mas madadalian. But I shared it as well to you para po mas magamit nyo in the near future. And that's all po for my script, technical script writing video and some lecture on producing educational content. I hope po that you've learned something from it, and if you're going to ask questions, please stay because I will be answering your questions in a few minutes. But for now, thank you so much for listening to my lecture, and I hope that you've learned something from it. Thank you so much, po. Okay, so we're on the second half ng ating ng webinar workshop on producing instructional materials using your mobile resources. So for this morning, I am tasked to discuss the audio technique and mixing process. Okay. So this lecture aims to, number one, we need to establish the importance of audio recording in producing instructional materials. Number two, to use noise, N-O-I-S-E, as the primary technique in the audio recording and mixing process. So siguro na intriga kayo, no? Bakit natin gagamitin yung noise as primary technique
in the audio recording and mixing process. Third objective is to introduce Audacity as an easy and practical mobile application to use in producing broadcast quality audio material. And of course, we need to familiarize, no, with different audio equipment. So yan yung objective ko, objective natin ngayong umagang ito. Okay, to start, also, we need to remember our viewers are not just viewers, no? Especially our students. They are listeners too. So nakikinig din sila. So the way how we produce video sounds impacts the way how our audience reacts. So depende sa mapoproduce nating video kung ano yung magiging reaction nila. Kung maganda ito, kung masaya ito, so makikita, mag-resonate, mag-manifest sa kanila yung kasiyahan. So it is important that you learn how to improve your audio recording for your video materials, no? So no matter how amazing your video looks in 4K, your audience, our student, will not watch it if the audio recording is full of static. So kung puro noise, puro tahol ng aso, daan ng tren, at kung ano pang ingay, so yung focus nila mawawala yan, no? So therefore, ito ay importante. We do not overlook the importance of good audio in on your video materials. Again, in audio recording, definitely, we say no to noise, no? Ayaw natin ng ingay. So noise refers as undesired sound. Ito yung mga hindi naman natin gustong ingay, no? Or disturbance with an audio recording. So in audio mixing application, for example, noise can be the hissing sound na naririnig natin habang tayo ay nagre-record. So in audio recording, the sound of traffic, yung train, for example, sa PUP, no, habang nag-discuss, yung sigaw ng anak ninyo, iyak ni baby, di ba? Habang nag-discuss tayo ng lecture, or yung tilaok ng manok sa background natin. So these are all considered noise and ayaw natin marinig yun, no, pag gagawa tayo ng video material. So again, we say no to noise. Okay. However, noise enters the audio during recording. Dun sila pumapasok, no? And we cannot eliminate the noise, but we can minimize them. Pwede natin silang bawasan, no, through audio post-production. Ito na yung mixing process na ginagawa natin. So this morning, allow me to give you some useful tips on how to improve your audio recording, particularly minimizing the noise within your audio recording. Again, dapat nating tandaan, in producing instructional materials through your mobile devices, especially in producing good audio for your video materials, noise is our ultimate enemy. Kalaban natin siya. Ayaw natin makarinig ng kahit anong ingay. Pero today, at this very moment, I want you to remember noise, N-O-I-S-E, okay? As the primary technique in the audio recording and mixing process, okay? So just remember N-O-I-S-E. So number one, just remember noise, noisy location. Yan. To minimize noise with the audio, the recording area should be insulated from environmental disturbances, no? This is the reason why professional recording studios are made soundproof. Talagang soundproof sila, may mga walls sila na hindi talaga pwedeng marinig yung ingay. However, sa case natin, no, it is not possible to insulate ourselves, no, sa area completely dahil nasa bahay tayo kasama ang ating pamilya. So, number one tip ko sa inyo, really look for a place in your house na tahimik while doing our recording. No? May nagkasabi na sa loob ng cabinet or pwede naman sa CR. So wala, yun yung mga tahimik na lugar eh para makaproduce tayo ng magandang audio. However, it became a problem kasi yung noise if the background noise is inappropriate. No? Kapag sobrang lakas na at nadidistract na nito yung whole recording natin ng audio. So in fact,
meron namang mga noise na significant naman yung role nila sa ating instructional materials, no? Like yung ambience or yung natural sounds na included sa ating video materials. However, it will fall under the category of sound effects. Yung mga kunyari, tinuturoan natin na maglinis or mga gawaing bahay, instructional materials about gawaing bahay, ang mga estudyante natin, maganda na merong sound ng gripo o yung mga natural sound na meron na ipapasok natin, no? So significant yung role. Hindi naman laging noise talaga ay kalaban natin sa pag-produce. Okay? So letter N, just remember noise, noisy location. Ayaw natin ng maingay na location. Number two, just remember noise, N-O-I-S-E, O for out of sync audio. Okay? Kapag out of tune ang kumakanta, di ba, naiirita tayo. We tend to get irritated, no? Ayaw natin. And yung focus natin sa pinapanood natin, humihiwalay tayo. Dahil, ano ba yan, sintonado siya? So, your audio, either in effects, either in music, effects, voiceover, or dialogue, must all run in synchronization with the picture. Okay? Dapat synchronous sila. Dapat nakasynchronize yung audio and video. So number one, second tip is audio-video technique. Meaning, okay, nakasynchronous ang inyong audio at ang inyong video. Dahil, bakit? Kasi madidefocus yung attention ng mga bata pag nakikita nila na habang nagsasalita tayo, then yung audio natin is nakahiwalay. Diba? And sabi nga ni Sir Kim kanina, yung attention span ng bata is limited lang. So sa limited time na gagawin natin, yung mga instructional materials natin, napaka-importante na nagsisync talaga para makuha natin yung attention nila. Again, sinabi ko noong umpisa na our viewers are not just viewers, no? They are also listeners. So importante talaga na makita nila yung nakasynchronous, no? Nakasynchronization yung ating mga video material. Kasi kailangan nating makuha ang kanilang attention. Okay? So letter O, out of sync audio. Third, okay, just remember noise, identifying your speaking pitch. Okay? In general terms, pitch is used to measure the shrillness of the sound. Yung sound na produce ninyo. As the pitch gets lower, the sound gets heavier. So, yun yung kailangan natin ma-achieve, no? Yung makapal na sound and of course, yung modulated sound. Usually, yung male voice has a low pitch whereas the female voice is associated with high pitch. Okay, tandaan natin na hindi tayo lahat binigyan ng perfect pitch, no? And may mga ilan talaga, especially may mga teachers na talagang matinis ang boses. Talagang, at yung tinis na yon ay yun yung nakaka-produce ng ingay, ng static kapag nagpo-produce tayo ng ating mga audio materials. At yun ang kailangan nating maiwasan, no? Yung static na yon or yung mga unwanted sound sa audio recording. So again, para malinis natin yung mga static na yon, gagamit na tayo ng mga application na kung saan makakatulong sa atin para in a way mabawasan, no? Mabawasan yung ating mga napoproduce na unwanted sound. And I want you to recommend this application. Okay, diyan na papasok yung audio post-production. So audio post-production refers to the part of the production process which deals with the track laying, mixing, and mastering of a soundtrack. Okay, diyan na papasok, no? APP, audio post-production, it aims to fix audio problems by editing or replacing sounds and or dialogue in post-production. It uses processors to maximize clarity and reduce unwanted noise. So teachers, I really recommend na i-download natin yung it's a mobile application, yung Audacity, kung saan pwede tayo makapag-produce kasi rito ng broadcast quality audio material talaga, no? It's easy. It's a way friendly to use and practical kasi free siya sa mga application stores sa iPhone. If you're gumagamit ng mga iPhone or Android, free yung Audacity, no? So sa Audacity, meron diyang option na
mag-remove tayo ng mga sounds na noise, no, na hindi naman talaga kailangan dun sa ating audio recording. Simple, yan, kasi parang i-import lang natin yung material ng record natin. Actually, madali talaga siyang gawin, no? And though hindi ko kayo i-run through, siguro i-walk through lang natin ang bahagya, yung Audacity, pero maganda na kayo mismo yung nag-i-explore nito. So, pwedeng i-download nyo na siya ngayon para makita nyo. So, basically, ang principle nito, mag-audio recording tayo, audio recording sa isang tahimik na lugar. Then, papasok na sa ating mga files, yung mga na-produce natin na audio material, then ilalatag natin siya. So, yan, makikita nyo yung mga wavelength, audio wavelength, no? Yan, kung yung pitch ba natin, okay, or masyadong malakas. Sa Audacity, pwede nating bawasan yan. So, may mga option doon na nakalagay. Yan, get noise profile, tapos alisin yung noise, eliminate noise. Yan, then after noon, na-eliminate na natin, yan, pwede na nating i-export siya at broadcast quality talaga yung mapoproduce natin na audio material. And I want you to hear this example na ginawa ng mga estudyante ko sa PUP last semester na Audacity lang yung ginamit din nila. So, yan na, nilagyan nila ng mga sound effects, tapos pakinggan lang natin. Sobrang mabibilib tayo na cellular phones lang yung ginamit nila sa pag-produce. Magandang umaga, Pilipinas! Oras na naman para sa isang kabanata ng mainit na talakayan. Tama ka riyan, partner! Narito kami muli upang ihatid ang mga impormasyon kahit nasaan ka man. Kami ang inyong kaagapay sa biyahe ng buhay. Ako si Danica Tating. At ako naman si Alfred Dante. Ito ang Arangkada Palita! Narito na ang mga tampok na istorya para sa araw na ito. Speaker Velasco, tiniyak na walang pork ang ipapasang budget sa Senado. DOH humingi ng karagdagang 10 bilyon na pondo para sa bakuna. Libing para sa namayapang anak ng aktivistang si Reyna May Nasina na uwi sa kaguluhan. Ano na ang lagay ng bagyong Pipito? Live updates ang bibigay sa atin ng ating sariling weather reporter na si Michael mamaya lamang. Quarantine, pinakamabisang panlaban sa COVID-19 ayon sa WHO. Kaso ng COVID-19 sa Laguna, unti-unti nang bumababa. Bilang ng kaso ng COVID-19 sa hanay ng PNP, mas tumataas pa. Philippine Superliga, magbabalik aksyon na matapos paintulutan ng IATF. Sino itong child star noon ang pinag-uusapan ngayon dahil sa kanyang litrato nang siya ay nagtalaga? Alamin natin yan mamaya lamang. Yan, okay, so... Okay, so nakita niyo, no, yung pag-produce nila is amazing talaga. And yun nga eh, produkto rin ako ng PUP and nakita ko yung mga estudyante ngayon, ibang klase sila mag-produce ng material. And to think na Audacity lang yung ginamit nila to produce this kind of output. So as teachers, syempre ma-challenge tayo ng onti, no? Kailangan mag-level up din tayo in a way. So kailangan kung ano yung ginagawa ng mga students natin, talagang kahit mahirap, ay sagang napakahirap, no? Pero dapat li-level up tayo sa kanila or tumapat lang man lang tayo, no, sa mga kaya nilang gawin. So I really recommend na gumamit tayo ng Audacity kung mag-produce tayo ng ating mga audio materials na gagamitin sa inyong instructional materials, no? And mobile ano to? Mobile application lang. Yan. So free siya. Madaling i-download. Okay. Let's move. Okay, just remember noise as the primary technique in audio recording and mixing process. Letter S na tayo. So matapos na, no? Setting the mood. Okay? To enhance your storyline and narrative flow, setting your or establishing the mood through your voice will help you. No, setting the mood through your voice will help you enhance the narrative flow of your instructional materials. No? Also, pwede tayo mag-add ng sound effects and music to establish the mood. Yan. It will add pace, excitement, and impact on your materials.
Yan. Kung masaya kayo, ipakita nyo, masaya kayo talaga, no? Medyo magkakaroon tayo ng voice acting. Kailangan, no, as teachers, para mas mainganyo, mas ma-catch natin yung attention ng ating mga estudyante. Malungkot, kung umiiyak, yun, ipakita natin in a way. Okay? Setting the mood for letter S. Letter E, just remember noise, no? Of course, yung equipment. So the easier way to really caption the crisp audio is with a quality mic, no? Yung iba, there are people na nag-i-invest talaga on audio equipment to achieve lang yung crystal clear audio recording. And kung, for example, kasi yung mga DJ, yung mga podcast ngayon, nawalan sila ng trabaho dahil hindi nakakapasok sa office. So, nagka-podcast sila. Taga nag-i-invest sila sa magandang microphone para makapag-produce ng magandang audio. So, there are different types of microphones depending on what camera you're using. So, yan. Daan natin, audio equipment. Yun. There are three basic tiers of audio equipment. Number one is the low-medium quality, built-in microphone. Okay, ito yung mga karaniwan na ginagamit natin, yung mga sa cellphone, no? Built-in camera or built-in camera microphones or camcorders are very often omnidirectional. Anong ibig sabihin ng omnidirectional? Na parang lahat, hindi siya nakafocus yung pagsagap niya ng audio. Like yung sa cellphone natin, lahat ng nakapaligid, yung surroundings, no? Pwede niyang masagap. Kaya importante na ipi-place natin yung ating mga microphone hindi malapit, hindi sobrang lapit, no? Hindi naman sobrang malayo. Kaya importante yung talaga na tahimik yung lugar sa pag-record using your mobile phones. So placement of microphone, kasi ito lang yung mga I believe available resources, no? Yung mga built-in mic na sa ating mga cellphone. Meron naman medium high quality, ito yung mga USB. Yan, nakita niyo yung mga USB and 3.5mm microphones. Yan, sa Lazada, napakarami niya, no? Sa mga online stores, Shopee, at kung saan-saan pa makikita natin yan. Maganda sana mag-invest tayo din sa mga ganito para talaga makaproduce tayo ng magandang audio. Ito yung mga lapel, no? Lavalier. So these are small microphones that can be attached on your phones or on your cell phones. Yan. Or yung sa camera natin. Meron namang built-in camera din na yung pag-professional yung gamit ninyong camera, meron dong microphone din na nakakasagap ng audio. Maganda rin yon. So, third tier of audio equipment is the professional quality. Ito yung XLR microphones. These are external line return microphones. Ito yung ginagamit na yan sa mga podcasts, pag naririnig natin. So, kasi iba rin yung quality, yung nasasagap nito eh. So, mas maganda talaga siya. It amplifies or yung boses talaga, pwedeng may mga condenser pa nga in a way para makapag-produce ng magandang sound. Okay? So, yan. Again, okay. So sa part ko, just remember noise para sa pag-produce ng audio, no? Audio recording and mixing process, just remember noise. Tandaan natin mga teachers. And for noisy location, the recording area should be insulated from environmental disturbances. Oh, for out of sync audio, no tayo dyan, no? The sound may be music, effects, voice over or dialogue. All must run in synchronization with pictures. Okay? Kasi nade-defocus or mawawala yung attention ng bata kapag nakita nila na hindi nakasync yung audio tsaka yung video. Okay? Letter I, for identify your speaking pitch. Okay. Pitch is used to measure the shrillness of a sound. As the pitch gets lower, the sound gets heavier. At yun ang kailangan nating ma-achieve, no? Yung modulation ng ating mga boses. Letter S, for setting the mood. Yan. It is important that we set the mood para sa ating narrative flow, no? And through our voice. Yan. Na makakatulong din kung paano natin i-deliver yung ating mga instructional materials. And of course, letter E, the easier way to capture the
the crispiness of the audio recording is the quality of the mic, no? Kung may time tayo, kung may resources naman tayo, pwede tayo mag-invest sa magandang audio. So again, tandaan lang natin na ang ating mga viewers, ang ating mga estudyante ay hindi lang sila viewers, no? They are also listeners. Kaya importante na alamin natin or alam natin yung kahalagahan ng audio recording and yung pag-mix nito. Okay? So again, maraming salamat po sa maikling oras na pagtuturo sa inyo.